Magandang araw mga kakusina. Ang gagawin nating recipe ngayon ay ni-request ng ating mga kakusina sa Canada. At ito ay ang skinless longganisa. Namimiss na raw nila ang pagkain natin dito sa Pampanga. Kaya kahit saan man sila ngayon, maaaring gawin nila ang recipe nito. For the ingredients, we have ground pork, no? Yung giniling na baboy. Meron tayong sugar, a little of vinegar, salt, pepper, at saka bawang. Ang flake powder ay maaari natin gamitin, pero maaari ding hindi. Kasi ito, it serves as preservative. Ayon, para sa mga delikadong mga pamilya, maaaring kahit na medyo maitim-itim konti ang longganisa, okay na. Kasi this one adds to color eh. Aside from isa, pineferment niya yung ating produkto, ang unang gagawin natin ay ang imimix natin ang iba-ibang itong ingredients natin dito sa ating giniling na baboy. No? Unahan ko muna ang asin. No? Gagamit tayo ng asin kasi ito half a kilo itong ating ground pork. So, kailangan kalahati lang, half din ng kutsara ang asin. Pero kung maalat ang gusto nyo, nasa sa inyo na lang yon kung paano nyo ilalagay ang to taste mo. No? Tapos ang ating sugar, ay nangangailangan tayo din dahil half a kilo lang ito, supposed to be 1 cup. So kalahating cup ang ilalagay natin. Pero kung ayaw natin ng matamis, maaaring bawasan mo yung sugar mo. Kaya haluin lang siya ng mabuti. Tapos maglalagay tayo ng isang tablespoon of vinegar. Kung gusto mo nang kainin right away, dagdagan mo pa ng konti. Kasi ang longganisa po ay pinaasim nila kapag nagawa, iniiwan nila sa isang tabi o inahang nila para umasim siya. Pero dahil ang sa atin ay homemade lang, maglagay na lang tayo ng vinegar. Tapos maglalagay tayo ng ating paminta, pepper. To taste lang ito. At ang ating garlic, bawang, tinadtad na bawang. Pukpukin mo tapos dagdarin mo pa ng pino-pino. Mas maraming bawang, mas masarap po siya. Ang longganisa po ay bawat lugar dito sa Pilipinas may kanya-kanyang style na paggagawa ng longganisa. Ito po ay home version. Own version po natin ito. Sa atin lang po ito na nagustuhan naman ng mga anak ko. Iba po, nilalagyan nila ng artificial coloring na red. Pero tayo po, dahil sa bahay lang po, pambahay po yung ginagawa natin, huwag na po tayong maglalagay. Ito po ang ating flake powder, konting-konti lang po, para lang maging pinky siya. Optional naman po ito eh. Kung busy pa po kayo, pagkatapos ng ginawa ito, maaari ilagay muna ninyo sa rep. Pagkatapos, pag hindi na kayo busy, kukuha na kayo at saka na ninyo i-roll siya. Ito po, gagamit lang tayo ng may wax paper kayo kung ano available sa bahay nyo. Yun po ang gawin ninyo. Kukuha po tayo ng ganyan, no? Kung gusto naman ninyo po, from this pong mixture natin ito, maaaring pipirituin na ninyo siya, no? Pero maaari rin pong ilagay muna ninyo sa, i-roll muna ninyo siya hanggang future use po. Ngayon po, pirituin na natin ang ating longganisa. We'll be right back.
Yun pa po, pinapakulo muna nila sa tubig. Pero tayo po, deep fry na lang natin siya. Tanggalin ko muna ang ating papel, no? Yung... Lalagay ko na po. Tatanggalin natin yung pinagbalot natin sa skinless. Luto ng ating homemade skinless longganisa. Ilalagay ko na sa ating container, no? Kanyama na. Ito na po ang ating linutong homemade skinless longganisa. Maaari na ninyong gawin sa bahay ninyo. From my kitchen to yours.